Hello, welcome. It is a fantastic and amazing day. Thanks so much sa mga nag-subscribe, nag-like, nag-share, nag-comment. Here is Brad Ness. Ang pag-aaralan naman natin today ay ang batas ng divine pendant, epod, o magic wand. Bahagi ito ng Sagradong Aklat 28. Ang makapangyarihang batas sa pagkuha ng tamang sagot sa bawat katanungan sa pamamagitan ng divine pendant, epod, o magic wand. Yan ang pag-aaralan natin, ang batas ng divine pendant, epod, o ang tinatawag na magic wand. Ito ay sumasagot ng oo at hindi. Maaari rin itong hindi sumagot kung kulang at mali ang katanungan. Kusa siyang gumagalaw pagka siya'y sumasagot. At naririto ang isang makapangyarihang payo. Kinakailangan nating matutunang makita ang lahat ng kasagutan sa bawat katanungan sa kanyang dalawang muka. Ang oo at hindi, positibo o negatibo. At hindi ka dapat magkaroon ng impluwensya sa alinman sa kanila kapag ka gumagamit ka ng epod, pendant o magic wand, dahil kapwa sila umiikot sa posibleng totoo at sa posibleng hindi totoo. Sa ating buhay, ang lahat ng bagay ay lumilipas. Ang tama ngayon ay maring mali bukas, at ang mali ngayon ay maring tama bukas. Ating talakayin kung ano ang ibig sabihin ng kasabihang kinakailangan nating matutunang makita ang lahat ng kasagutan sa bawat katanungan sa kanyang dalawang muka. Ang oo at hindi, positibo o negatibo. Ito ay maraming implikasyon at maraming kinakailangan pagmumuni-muni o meditasyon para makikita natin sa kursong ito na tayo ang tutukoy sa sarili nating kaligayahan at maging sa sarili nating kalungkutan. Ano ang sabi ng Biblia tungkol sa epod? Sa 1 Samuel 22, when David learned that Saul was plotting against him, he said to Abiathar the priest, "Bring the epod." David said, "Lord God of Israel, your servant has heard definitely that Saul plans to come to Keilah and destroy the town on account of me. Will the citizens of Keilah surrender me to him? Will Saul come down as your servant has heard? Lord, God of Israel, tell your servant." And the Lord said, "He will." So sa panahon na yon, ni Aaron David, nagpatawag siya ng isang priest na dalhin yung epod sa kanya. Sa Tagalog, ito yung sinasabi. Unang Samuel 22. Nang malaman ni David na si Saul ay nagbabalak laban sa kanya, sinabi niya kay Abiathar na saserdote, "Dalhin mo rito yung epod." Sinabi ni David, "Panginoon, Diyos ng Israel, narinig ng iyong lingkod na plano ni Saul na pumunta sa Keilah at sirain ang bayan dahil sa akin. Ang mga mamamayan ba ng Keilah ay susuko ako sa kanya? Bababa ba si Saul gaya ng narinig ng inyong lingkod? Panginoon, Diyos ng Israel, sabihin mo sa iyong lingkod." At sinabi ng Panginoon, "Oo." The Book of Samuel implies that whenever Saul or David wished to question God,
via oracular methods. They ask a priest for the ephod. Since the oracular process is considered by scholars to have been one of the cleromancy, ang pinaiwatig ng mga libro ni Samuel nasa Biblia na tuwing nais ni Saul o ni David na tanungin ng Diyos sa pamamagitan ng mga oracular na pamamaraan, humingi sila ng isang pare ng ephod. Yung mga proseso ng oracular ay tinuturing ng mga eskolar na naging isa sa mga cleromancy. Ang cleromancy ay isang uri ng seleksyon, paghahagis ng pagpipilian na kung saan ang isang kinalalabasan ay tinutukoy sa pamamagitan ng normal na may tuturing na random. Ang isang random na pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan, mga simbolo o hakbang ay madalas o walang pagkakasunod-sunod at hindi sumusunod sa isang matalinong pattern o kombinasyon tulad ng roll ng dice. Ngunit kung minsan ay pinaniniwalaan na ibinubunyag ang kalooban ng Diyos o iba pang mga supernatural na nilalang. Ginagamit yan pagka nagtatanong para maka-pick up ng tamang sagot. Sa Eksodo 28, gumawa ka rin ng pectoral na gagamitin ng pinakapunong pari sa pag-alam ng kalooban ng Diyos. Buburda nito ng maganda tulad ng sa ephod. Ang gagamitin dito ay ginto, lanang kulay asul, kulay ube at pula at telang lino. Makikita natin na maraming bagay na nararanasan natin ay mga bagay lamang na nilikha natin sa ating sarili, na tayo din ang responsable para sa karamihang ilusyon na ating nakikita sa ating harapan dahil tayo rin ang lumikha ng karamihan sa mga ito. Ang kasabihang ito man ay lilipas din at ang lahat ng ito ay lumilipas. Ito ay magandang paalaala sa atin na minsan kahit na parang kontra sa atin ang mundo, nagkakaroon tayo ng maraming problema, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, hapdi at sakita na parang minamalas tayo o nakikita natin ang ating sarili na nakakapit sa isang negatibong estado sa bandang huli. Lahat ng ito ay matatapos din, lilipas din. Ang lahat ay pansamantala lamang, dumadaan lamang. Mapapabilis makalabas sa ganyan sitwasyon kung gagamitin ang kapangyarihan at katalinuhan ng mga sagradong kaalaman na nasa mga sagradong aklat. Sa ikalawang taga Corinto 4:16-18, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandili ang kapighatian dinadanas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Kaya sinasabing, "These too shall pass. When things are bad, remember, it won't always be this way. Take one day at a time. When things are good, remember, it won't always be this way. Enjoy every great moment." Sa mga ngaral 3, mga takdang panahon para sa lahat. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras, ang panahon ng pagsilang,
at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbunot ng tanim, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng pagiba at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito, ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon, ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang pinagpaguran? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao, inaangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, minom, at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Alam kong namamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangang idagdag, wala rin dapat bawasin. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tayo magkaroon ng takot sa Kanya. Lahat na nangyayari ngayon ay nangyari na nung una. Gayon din ang magaganap pa, paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Ang kawalan ng katarungan sa pagpapatuloy ng pagbasa natin sa Biblia. Nakita ko rin sa mundong ito na ang katarungan at pagiging matuwid ay nababahiran pa rin ng kasamaan. Sa loob-loob ko ay hahatulan ng Diyos ang masama at ang mabuti pagkat may itinakda siyang panahon para sa lahat ng bagay. Tungkol sa tao, naisip kong sila ay sinusubok ng Diyos upang ipakilalang ang tao ay tulad lamang ng mga hayop. Ang hantungan ng tao at ng hayop ay isa, lahat ay mamamatay. Ang tao'y walang kaibahan sa hayop, sapagat ang lahat ay walang kabuluhan. Iisa ang kinauwian, lahat ay buhat sa alabok, at sa alabok din uuwi. Sino nakakatiyak kung ang kaluluwa ng tao ay aakyat sa itaas, at ang kaluluwa ng hayop ay mahuhulog sa kalaliman? Kaya naisip kong walang pinakamabuti sa tao, kundi pakinabangan ang kanyang pinagpaguran. Ito ang ating bahagi, at sino makapagsasabi sa kanya kung ano ang mangyayari pagkamatay niya. Ang batas ng divine pendant ay isa sa mga mechanical na batas na namamahala sa sangkatauhan. Marami na tayong natutunan patungkol sa iba't ibang batas na sumasakop sa sangkatauhan, at ang batas ng divine pendant ay halos katulad din ng mga ito. Nalaman natin na hindi natin lubos na naunawaan ang lahat ng magkakaibang batas, ang iba't ibang impluwensya sa ating paligid na nagtatrabaho at nagiging sanhi upang makaranas tayo ng bagong sitwasyon. Ito ay nagiging sanhi ng ating stress at pagkabalisa. Ang gusto kasi natin ay lagi maginhawa, masaya, at aliwalas. Ngunit minsan, salungat ang mga nagaganap sa ating buhay. Hindi natin lubos na naunawaan ang iba't ibang pwersa na nakakaapekto sa ating buhay. Ang batas ng divine pendant ay isa sa mga batas
na sa huli ay nagdudulot ng komplikasyon sa ating buhay, at ang hindi pang-unawa sa batas na ito ay nagdudulot ng mas higit pang pagkalito kapag hindi na isakto ang tamang pagtatanong na mapapag-aralan din sa format of questioning na nasa e-book ng Sagradong Aklat 2. Kapag pinag-aralan natin ang batas na ito, o kapag naunawaan natin kung paano ito napapagana ng tama, kapag naiintindihan na natin ang iba't ibang pwersa na pumapasok sa ating buhay, ito na ang sandali na maimamaneho natin ng madali ang barko ng ating buhay. Isa sa mga kakaibang bagay tungkol sa sangkatauhan ay tayo ay patuloy na nabubuhay sa labanan na magkakasalungat. Patuloy tayong nakatigil sa pagitan ng dalawang poste na naghahatakan sa magkabilang direksyon. Ang pagiging masaya o malungkot, mainit o malamig, ang pagiging positibo o pagiging negatibo, ang umakyat o bumaba, ang kumaliwa o ang kumanan, ang umurong o ang sumulong, ang pumunta o ang umalis. Yan ang mga bagay na ating ginagawa. Ganyan din natin nare-receive ang pagsagot ng Divine Pendant o Epod o Magic Wand. Umoo, humindi. Nagpo-positibo, nagne-negatibo. Ang ating utak ay nakaprograma na gawin ang mga yon. Kahit ang ating utak ay may dalawang magkaibang dibisyon na pangkaraniwang naglalaban para sa kontrol ng maraming iba't ibang aspeto ng ating kamalayan, ganyan ang ating nakikitang nangyayari. Sa mga ngaral 10, sa 2, ang matalino'y inaakay ang kanyang isipan tungo sa kabutihan. Ngunit ang mangmang ay inihila ng kanyang damdamin tungo sa kasamaan. Maging sa paglalakad ng mangmang ay mahalata ang kanyang kahangalan. Nakikilala ng lahat na siya ay mangmang. Kung ang pinuno mo'y magalit sa iyo, huwag kang magbibitaw sa iyong tungkulin. Sapagkat maging ang malalaking pagkakamali ay mapapatawad kung ikaw ay magiging mahinahon. Ito pa ang isang di makatwirang nangyayari sa buong mundo na may kinalaman sa pamumuno. Ang mga mangmang ay inilalagay sa mataas na tungkulin, ngunit ang mayaman ay sa mababang uri ng gawain. Nakakita ako ng mga aliping nakasakay sa kabayo samantalang ang mga pinuno ay naglalakad. Ang naguumang ng bitag ay siya rin mahuhuli roon. Ang lumulusot sa mga pader ay matutuklaw ng ahas. Ang nagtitibag ng bato ay malamang na mabaksakan nito. Ang nagpuputol ng troso ay nanganganib na madaganan niyon. Ang palakol na pumuputol kapag hindi hinasa ang mahusay na plano ay nakakatulong ng malaki sa pagtatagumpay. Walang kabuluhan ang kapangyarihan ng nagpapaamo ng ahas kung hindi gagamitin sa pagsaway nito. Ang mga salita ng matalino ay nagaani ng karangalan, ngunit napapahamak ang mangmang dahil sa kanyang mga salita. Ang pangusap ng mangmang ay nag-uumpisa sa kamangmangang hanggang matapos. Ito pa rin kamangmangan. Ang mangmang ay walang tigil sa pagyayabang. Ngunit sinong makapagsasabi ng susunod na pangyari at na magaganap kapag siya ay patay na? Ang pagpapagod ng mangmang ang nagpapahina sa kanya at hindi man lamang niya alam ang daan papunta sa bayan niya. Kawawa ang lupain na ang hari isip bata at ang pinuno'y mahilig sa handaan.
Ngunit mapalad ang lupain na may haring matino at may pinunong nakakalam kung kailan dapat magdiwang. Kung pabaya ang may-ari, ang bubong ay masisira. Kung siya ay tamad, mawawasak ang buong buhay. Ang pagkain ay nagdudulot ng kasiyahan at nagpapasaya sa buhay ang inumin. Ito'y mabibiling lahat ng salapi. Ni sa isip ay huwag susumpay ng inyong hari. Ni sa pag-iisa ay huwag hamakin ang mayayaman pagkat may pakpak ang balita at may tenga ang lupa. Nakikita natin ang labanan ng magkakasalungat. Kahit saan, hala tayo ay nakaranas na nito. Ang halimbawa, binubuksan mo ang refrigerator dahil nagugutom ka. Maaaring piliin mo yung chocolate, o cake, o chichirya na alam mong bawal ito sa iyo. Nauuhaw ka at nakita mo yung beer o soft drinks na binabawal sa iyo kaysa uminom ng tubig nang malinis ang loob ng iyong katawan. Dapat ka na mag-exercise. Pero pinipili mong matulog na matulog. Ito'y matinding labanan na patuloy na nagaganap sa loob natin na mukhang hindi matakasan. Kaya may yes or no na sagot ang divine pendant. Kahit na anong ating gawin, isang bagay ang ating iniisip na merong isang agarang kabaliktaran na nakatakda sa ating isipan. At sa susunod na anuman ang ating gawin, tayo ay nalalagay sa pagitan ng dalawang bagay na yon. Dapat ko bang gawin ito o dapat kong gawin yon? Paano kung pero mga ganyang pangangatwiran at katanungan. Mga may oras naman sa lahat ng kasiyahan at oras ng pagkadismaya na lumilitaw sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Lahat ng bagay ay may pag-angat at pagbaba. Maging ito man ay ang ating relasyon, pananalapi, trabaho o ang ating mood. Patuloy nating nakikita ang ating sarili na umiindayog sa pagitan ng isang aspeto o iba pang aspeto. Isang bagay na tinutukoy natin na mabuti at isang bagay na tinatawag nating masama. Isang bagay na kanais-nais o isang bagay na hindi kanais-nais. Maging ito man ay isang magandang punto sa ating mabuting relasyon o sa isang paghiwalay, kawalan ng pera o masaganang pananalapi, maging sa maayos nating trabaho o sa masama nating trabaho. Ganyan ang ating karaniwang sinasabi. Mabuti sana kung nakikita lamang natin kung ano ang mangyayari. Ang pagtatanong ng kamusta ka na at kamusta na ang iyong mga ginagawa ay ang paghingi ng sukatan sa kasalukuyan kung nasaan ka na sa batas na ito. Ikaw ba ay nasa magandang bahagi at ang lahat na nangyayari ay maganda o nasa masamang bahagi at ang mga bagay-bagay ay hindi nagiging maayos? Malalaman din natin na ang mga panahon ng kaligayahan ay palaging sinusundan ng panahon ng kasawian at kalungkutan. Di natin kayang panatilihin ito. Ang kaligayahang ito ay isang bagay na hinahanap natin lahat. Ang lahat ay gustong maging masaya sa lahat ng oras. Ngunit hindi natin ito kayang mapanatili. At kapag nakakaranas tayo nito, gaano man tayo kasaya, alam nating hindi ito magtatagal magpakailanman. Sa isang punto, ito ay magwawakas at may iba na namang mangyayari. Ang kamanghamanghang bagay ay kapag tayo ay nasa panahon ng kasawian o kalungkutan, lagi tayong nagkakaroon ng pag-asa. Sapagkat yun din ay matatapos at mapapalitan.
Subalit ang pag-aaral ng Divine Pendant sa batas ng Divine Pendant ay makakatulong sa atin na maunawaan kung bakit hindi natin mapanatili ang kaligayahan. Sapagkat ang makikita natin ngayon sa araling ito na tayo rin ay may pagkukulang at pagkakamali. Tayo sa sarili natin ang hindi makapagpapanatili ng kaligayahan iyon. Tayo rin ang lumilika ng sitwasyon na makuha ang piraso ng kaligayahan na ating hinahanap. Sapagkat tayo rin ang lumilika ng ating kaligayahan. Nakasamaan pala tayo rin ang gumagawa ng ikabibigo natin. At wala sa dalawang ito ay tunay. Parehas lamang silang ilusyon sa estado ng ating buhay. Ang isa sa mga bagay na dapat nating tandaan, at maraming beses na itong nabanggit sa iba pang mga lecture sa mga sagradong aklat, ay ang punto ng balanse ay dapat mapanatili. Ang kalikasan ay patungkol sa pagpapanatili ng balanse. Ito ang paraan kung paano ginagawa ng kalikasan ang kanyang trabaho sa physical na planet na pinamamahalaan ng mga mechanical na batas na ito. Ang batas ng kalikasan o ang batas sa pagiging balanse na dapat pinananatili sa lahat ng oras. Sa bawat paggalaw ng Divine Pendant sa isang direksyon, dapat merong kapantay at kabaligtaran na paggalaw sa kabilang direksyon. At ito ay magandang isinalarawan ng mga pendulo ng orasan. Ito ay dahilan kung bakit nais natin ang malalaki't lumang mga orasan at ang mga umupo lamang at panuuri ng paggalaw ng pendulo ng orasan ay nagpapaalaala sa atin kung paano gumagana ang batas na ito ng pagbalanse. Ang sagot ng Diyos kay Job, basahin natin nasa Biblia 38. Pagkatapos nito, sumagot ang Diyos kay Job sa pamamagitan ng malakas na bagyo. Sino kang mag-aalinlangan sa aking kaalaman? Lalo lamang lumilitaw ang iyong kamangmangan. Tumayo ka riyan at magpakalalaki. Tanong ko'y sagutin, ikaw ay magsabi, nasaan ka nang likain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo. Sino ang nagpasya tungkol sa lawak nito? Sino ang sumukat? Alam mo ba ito? Sino ang may hawak ng mga haligi ng mundo? Sino ang naglagay ng mga panulukang bato? Noong umagang iyon, ang mga bituin nag-aawitan at ang mga nilalang sa langit sa tuway nagsigawan. Sino ang humarang sa agos ng dagat nang mula sa kalaliman ito'y sumambulat? Tinakpan ko ang dagat ng ulap na makapal at binalutan ito ng kadiliman. Ang dagat ay nilagyan ko ng hangganan upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang at huwag lalampas ang alon na naglalakihan. Hog, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway? Ang daydig ba ay naigawa mo ng tanglaw upang ang masasamay mabulabog sa taguan? Malinaw na gaya ng tatak sa putik, nang makulayan ay tumingkad gaya ng damit. Masasamang tao'y nasisilaw sa liwanag ng araw, sa paggawa ng karahasan sila'y napipigilan. Nakapunta ka na ba sa mga bukal ng karagatan? Ang sahig ng dagat ay inabang na lakaran. May nakapagturo nga ba sa iyo sa mga pintuan na pasukan
tungo sa madalim na digdig ng mga patay? Alam ba kung gaano kalaki itong mundo? Sumagot ka kung alam mo. Alam ba kung saan nanggagaling ang liwanag at ang kadiliman? Saan ito nagbubuhat? Masasabi mo ba kung hanggang saan dapat makarating at mula doon sila'y pabalikin? Ikaw ay matanda na. Baka nga iyong kaya. Pagkat nang likain ang daigdig, ikaw ay nariyan na. Napuntahan mo na ba ang aking mga imbaka ng yebe at ng yelong ulan? Ang mga ito'y aking inilalaan sa panahon ng digman at ng kaguluhan. Nakapunta ka na ba sa sikatan ng araw o sa pinagmumulan ng hangin silangan? Sino nga ba ang humukay ng daanan ng baha? Ang landas ng kulog ay sino ang gumawa? Sino nagbibigay ng ulan sa disyerto? Kahit na do'y wala namang nakatirang tao. Sino ang dumidilig sa tigang na lupa upang dito'y tumubo ang damong sariwa? Ang ulan ba o ang hamog ay merong ama? Ang yelong malamig, meron bang ina? Sino kaya ang nagsilang sa kanila? Sa labis na lamig, tubig ay tumitigas. Nagiging parang bato ang ibabaw ng dagat. Ang Pleiades ba'y iyong matatalian? O ang Orion kaya iyong makakalagan? Mapapatnubayan mo ba ang mga bituin? O may tuturo ang daan ng malakit maliit na deeper? Alam mo ba ang batas sa langit? Ito ba'y may angkop mo sa daigdig? Ang mga ulap ba'y iyong mautusan upang sa lupa ay magbuhos ng malakas na ulan? Mautusan mo ba ang kidlat na ito'y kumislap? Sumunod naman kaya sa iyong mga atas? Sino nagsasabing sa ibong ibis kung kailan tataas ang ilog Nile? At sino nagpapahatid sa tandang upang ibadya ang pagdating ng bukang liwayway? Sinong makakabilang sa ulap na makapal o makakapagtaob nito upang bumuhos ang ulan? Ang ulan na sa alabok ay babasa. Kapag yun ay natuyo, magiging matigas na lupa. Mahihanap mo ba ng pagkain ng mga leon upang mapawi ang kanilang gutom? Habang sila'y naroon sa kanilang taguan at wari bang pagkain kanilang hinihintay? Sino nagbibigay ng pagkain sa mga ibon? Sino ang bumubutsog sa kanilang inakain na nagugutom? Kaya, yun ang sinasabi sa Hob. Ngayon, kumuha tayo ng isang divine pendant at subukan mong hawakan ito sa kanyang tali. Ito'y iugi sa kaliwa. At kapag ito'y pinakawalan mo, uugi ito pabalik pa kanan. Kaya kapag ito naman ay umikot, sumasagot siya ng oo. Laging magkakaroon ng balanse sa bawat paggalaw sa isang direksyon. Magkakaroon ng pantay at kabaliktarang paggalaw sa kabilang direksyon. Palihis o paikot at ang mga implikasyon nito ay ating tatalakayin na tayo ay laging sinusubukang itulak ng pendulo sapagkat gusto natin na umuugoy ito sa direksyon na is natin at ayaw nating umuugoy ito sa kabilang direksyon na ayaw natin o kumukontra sa nais nating inaasahan sagot. Kaya kailangan matutunan natin ang tamang paggamit, format of questioning, nasa e-book ng Sagradong Aklat 2. Kung kaya't inaasahan natin na ang divine pendant ay sumagot sa inaasahan nating sagot, ngunit hindi ito gagana. Mas kinokontrol natin ang kinukuhang sagot lalo tayong hindi makakakuha ng tamang sagot o makatotohan ng kasiyahan sa mga bagay tulad ng pera, relasyon, pagkain, pag-aari o ano paman. Mas malayong itulak natin dito
o impluwensya ng kanyang isasagot, mas malayong pabalik ang ugoy nito sa kabilang direksyon. Hindi natin makukuha ang pinakatamang sagot, kaya kinakailangan pabayaan natin ang sumakay ang mga higher beings sa divine pendant para masagot ng tama ang ating mga katanungan. Yan po ang ating pinag-aralan sa araw na ito. Sa susunod po, tatalakayan naman natin ang part 2 ng tungkol sa batas ng Divine Pendant. Ito po muli si Brad Ness. Maraming pong salamat sa inyo. God bless you all.